Sa malalim na kabundukan ng Kalinga, matatagpuan ang isang natatanging kultura na minanapa sa kanilang mga ninuno. Nagtuloy-tuloy sa salinlahi at nagsilbing kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Matagal nang kasanayan ng ating mga ninuno ang pagtatato. Iba't ibang marka na kadalasang nagsisimbolo ng katapangan sa ating mga kapatid na katutubo. Simbolo rin ito ng rite of passage o importanteng kaganapan sa buhay ng tao. Ano nga bang ibig sabihin ng mga tato? At ano ang kinalaman ng agham dito? Yan ang ating aalamin ngayong araw kung saan ang dinayo natin ang isang tribo sa Kalinga na kilala sa kanilang traditional tattooing. Time check, 8:30 na nga ng umaga at nandito na nga tayo sa Buscalan para puntahan ang village na yon, kung saan nandoon ang Butbut tribe. Kaya tara, samahan niyo ako. Kasama ang aming local guide na si Kuya Jacob at si Miss Lara Laktaw mula sa Tinglayan Tourism Office. Inumpisahan na namin ang adventure. Ayon kay Lara, nagkaroon ng magandang epekto ang turismo dito sa Buscalan. Kaya we're really grateful kasi dahil sa tourism, nag-improve yung livelihood and the lifestyle of the people sa Buscalan since the start of tourism in 2016. Magsimula ko makilala si Wanghot. So well, yun din talaga ang pinupuntahan din ng kilala. Mas nakilala ang Buscalan dahil kay Apo Wanghot. Marami sa mga turista ang nagpupunta dito upang matotoan ng kanyang signature tridat. Ilang minuto pa lang nalakaran, kitang-kita na agad ang gandang taglay ng Buscalan. Dahil malayo sa Kabiasnan, hindi ka nakatakam na pananinig ito ang mayamong kultura ng tradisyon ng Butbut tribe. According kay Miss Lara, appetizer pa lang yung inakyat natin kanina. At ngayon, papunta na tayo sa main course. Nako, kakailangan ko talaga ng tubig dito. Sabi nila, sa dulo daw ang saya, kaya hindi tayo titigil hanggat di tayo nakakaabot sa taas. Kaya tara, baba na tayo. Aakyat tayo. Time check! 9:30 na nga mga ka-DOST Barkada at halos isang oras din tayong naglakad at umakyat. Pero hindi lang ganda ng Buscalan na pinunta natin dito. Ang mga pag-aaral sa agaham at teknolohiya ay hindi lamang umiikot sa mga atoms, insekto at medisina. Kasama rin dito ang pag-aaral tungkol sa ating lipunan at kultura. Ito ang anthropology, isang sangay na siyensya kung saan pinag-aaralan ng mga tao at ang kanilang nakagawi ang buhay. At upang mas maintindihan natin ito, makakasama natin ang isang professor of anthropology mula sa University of the Philippines, Baguio, na si Dr. Annalyn Salvador Amores, o mas kilala bilang Prof. Ikin. Para sa kalaman na rin po na lahat, ano po ba ang anthropology and bilang anthropologist po, ano po yung ginagawa po ninyo? Okay, so ang anthropology or anthropologo, it gives you this extra pair of eyes, no, to look at the ways of life of people in remote and in contemporary period. So parang nagbibigay yun ng karagdagang mata at puso sa pag-aaral ng mga kultura ng mga tao, lalo na sa mga katutubo sa Cordillera at sa iba pang bahagi ng Pilipinas o sa iba't ibang societies, no, sa buong mundo.
Ako ay professor ng anthropologo or professor of anthropology dito sa College of Social Sciences sa UP Baguio. Ako din ay isang researcher, no? So I do a lot of research primarily sa tattooing nga on the anthropology of the body. Karagdagan na din dito yung mga Cordillera material culture, no? Yung mga tangible culture like weaving, tattooing, no? And all sorts na ginagamit at pinuproduce ng community for their everyday life and also for ritual activities, no? So itong mga artifacts kasi sila yung vehikulo or they are the vehicles for material and visible expressions of their culture. Isa sa mga pangunahing layunin ng isang anthropologist ay pag-aralan ng iba't ibang kultura at kung ano ang mga sakop nito. Kagaya na lang ng kultura ng Buscalan sa pagtatato. At itong si Prof. Ikin, aba, nakapagsulat ng libro tungkol dito. Ito ang Tapping Ink, Tattooing Identities, Tradition and Modernity in Contemporary Kalinga Society North Luzon, Philippines. Okay, yung Tapping Ink, Tattooing Identities, yun ang aking PhD dissertation sa Oxford University sa School of Anthropology doon, no? So, nagsimula ito as a curiosity nung bata pa ako kasi yung aking lola ay nagbebenta ng mga prutas, no, sa old Baguio City Market. So, I saw this old woman with full body tattoos. So, I was very curious about it. And then, I think that piqued my interest until I reached college and then went to graduate school and then finally to write a book about them. So, one day I went to Kalinga to find out what's the status of the tattooing there, and then eventually I found one old one. So, eventually I just wanted to study the tattoos, but for 16 months I stayed there and lived with them, and so I was able to understand the culture, no, and the practice of traditional tattooing or bako. Sa pagbabalik ng expert talk, ating alamin kung ano nga bang ibig sabihin ng mga tattoo designs ng Butbut Tribe. Sa panahon ngayon, socially accepted na ang pagkakaroon ng mga tattoo. Iba't ibang hugis at kulay na may iba't ibang kahulugan. Pero dito sa Buscalan, malalim ang ibig sabihin nito. Ano po yung difference nung tattoo ng, like right now, yung mga modern na tattoo kaysa sa mga tattoos po nila before? Okay, yung mga tattoos noon ay place-based. Kumbaga, yung mga tao doon, okay, mga tao sa village, sila yung may karapatan na magkaroon ng tattoo kasi they participated in warfare, mm-hmm, no? And they also is an evidence, no, or a status marker for their social position in the community. Ibig sabihin ng social position, sila yung mga pangat o yung mga leader or the key arbiter of life, no, in the community. And they also have wealth and power and influence, no, in that particular community. So, mas pinag-iisipan, no, hindi basta-basta magpatattoo noon, no, because there are rituals that are performed, no, in that traditional society. So now, noon, ang mga katutubo ay nagkakaroon na tinatawag na tribal war. Ito ang labanan sa pagitan ng magkaibang tribo. Kadalasan itong nag-uugat dahil sa teritoryo o kuminsan dahil sa paghihiganti. Sa aming pagdayo sa Buscalan, nakilala namin si Tatay Marcelo Ambatang, isa sa mga natitirang elder ng Butbut Tribe. Chilchimpun ni Marapusay si Abandongbong. Actually, na Chimpura. Kas ano yung eh? Chimpun ni Marcelo. Pagilasirin sa san Bumatoy. Si Kabilang na rin, magilasirin na ay Lijensen, pumatoy siya ng tribal war. Ayon kay Tatay Marcelo, ang mga warrior na nakakabalik sa village pagkatapos ng tribal war
ay may karapatang mamili ng disenyong ilalagay sa kanilang katawan. Ang batok ang local term ng Butbut tribe sa kanilang paraan ng pagtatato. So the tattoos now are based on personal motivations. No, young people would go there to tattoo for various reasons. For identity, no? For affirming their Filipino-ness, no? So marami dyan sa PhilAMS, hinahanap yung sarili nila sa Pilipinas. So one way of making it permanent is through tattoos, no? So iba-iba, mas personal yung motibo, while doon sa unang panahon, mas kolektibo, no? It's a community ritual that is being held. At dahil nandito na rin kami sa Buscalan, hindi na pinalampas ng aming team ang makapagpatato. Isa sa aming camera operator ang naglakas loob. Bali ngayon, anong pakiramdam na tinatatuan ka na ngayon? Pangarap ko talaga magkatato. Pero yung pakiramdam niya, parang kagat lang ng langgam. Parang mas masarap pa nga magpakagat sa langgam kasi parang mas masakit yata. Pero ito kasi, sobrang... Dahil dyan may mga langgam kami dito. Pero itong disenyo ng tinatato ko sa'yo, anong ibig sabihin yan? Ba't yan yung pinili mong disenyo? Ito kasi yung baybayin kasi yung pangalan niya ay ang tinatato ko ay baybayin na pangalan ko. Mm-hmm. So, wala lang, parang naman may trademark yung sa sarili ko sa katawan ko. So yung bawat tattoo po na nilalagay sa kanila, may ibig sabihin po talaga yun, bawat isa? Yes, merong ibig sabihin yun. So may tattoo na para sa lalaki, may tattoo rin na para sa babae. Minsan, yung placement kung saan sila nilalagay, may ibig sabihin din yun. Pero yung mga gantong disenyo po ba, ay pwede po ba talaga siya para sa lahat? Or kailangan kasama rin talaga siya dun sa community nila? Meron na kasing, ayon sa pagsasaliksik ko, may first generation of tattoos. No, sa isang particular generation yun ni Wang Od, no, na ganun yung disenyo. At meron din yung second generation of tattoos na dala na rin ng mga turista. So nabago na yung itsura ng mga tattoos, no? So may sun and moon na wala naman sa traditional na konteksto. Ang downside nun, kasi yung mga traditional names na mga batok, mga tattoos noon, nawawala na. Napalitan na siya kasi iba na nung nagpunta ako doon, iba na yung mga pangalan nila, iba na yung pagkahulugan. So even the younger generation of that village have lost now their memory of traditional tattoos. Pero kasi, ayon din sa akin pagsasaliksik, over 100 na ng mga batang mambabatok ang nandoon. So yun naman yung positibo, no? Na they can now tattoo. But of course, iba yung konteksto ngayon sa noon. So noon mas ritual-based or place-based. So ngayon ay base na lang sa motibo ng personal motives ng mga pumupunta doon. Mga DOST Barkada, alam nyo ba kung bakit nagiging permanent ang mga tato? Ayon sa pag-aaral, ang mga tinta na pumapasok sa ating balat ay napupunta sa dermal cell system. Ito ang mga cells sa ating epidermis. Ang mga cells kung saan pumapasok ang mga tinta at nananatili sa ating balat. Kapag ang mga cells na ito ay napalitan, inaabsorb o nasisipsip nila ang tinta. Kaya hindi nabubura sa balat ng tao ang tato. Ano kaya ang epekto ng pagbabago ng kahulugan sa traditional tattoos sa Buscalan? At gaano nga ba importante ang pag-aaral ng anthropology? Abangan niyan sa pagbabalik ng Expert Talk. Bilang mga kabataan, hindi lang tayo dapat maki-join sa kung ano ang trending. Mahalaga na aralin at alamin natin kung ano nga bang ibig sabihin nito.
kagaya na lang ng anthropology at ang graduating student na si Carlo Gumabay. So yung title po na thesis ko is Wongwood Phenomenon, Motivations of College Students in Getting Kalinga Batok. So my thesis talks about the motivations of tourists, particularly students nga po, and then the significance of Apo Wongwood to the practice, and of course, I also talked about the recontextualization of Batok in the current period po. Si Carlo ay isa sa mga student ni Dr. Annaline. At kagaya ng kanyang professor, itong si Carlo natuon ang attention sa pag-aaral ng Kalinga tattoos. Yung interest ko po sa tattoos, nagsimula po siya noong 2018, nung galing po yung brother ko sa Buscalan. Meron po siyang tatlong tattoos na nakuha sa Buscalan. And then, nung third year po ako, I took a class under Prof. Salvador Amores sa museology, and then mula po doon I began reading her work sa tattoos ng Buscalan, sa tattoos ng Kalinga, and then na-intrigue na po ako, and then for the entire semester yung mga requirements ko po doon sa class na yon about lang po sa tattoos ng Kalinga, and then at the end of the semester sabi po ni Prof. Salvador Amores na hey, you should write about the tattoos of Kalinga sa thesis mo, and then so nag-conceptualize po ako. So eventually, Prof. Salvador Amores took me as her thesis advice, and well, the rest was history. So yung thesis ko po, ang tinitignan yung mismo is yung motivations ng tourists, particularly college students. So yung nahanap ko po dun is that they get batok for 6 specific reasons: for identity making, expression ng kanilang ethnic identity, parang affirmation ng national pride. Of course, since we talk about tourism nga rin, nalaman ko rin na kumukuha sila ng tattoos for the experience, and of course, yung admiration towards Kalinga culture at yung expression ng kanilang reverence kay Apo Wongwood. Since I'm particularly interested po sa side ng tourists and a host community, I found that recontextualization happens in two ways. That is, sa side nga po ng tourists and sa side nga po ng Buscalan. So, to give you a background, the tattoos of Kalinga, they function as bodily adornments, visual expression, ritual symbols, and painful rites of passage, to name a few. Ngayon po sa college students, nagkakaroon ng recontextualization sa tattoos based doon sa pagbabago ng motivation sa pagkuha ng tattoos, and doon sa pagbabago ng meanings na attached sa tattoos. Sa side naman po ng Buscalan or ng mga locals po doon, recontextualization takes place through the addition of new tattoo motifs and designs. Designs po na intended sa mga tourists. Of course, you have yung sudden accessibility ng tattoos sa kahit na sino, even outside Kalinga, even foreigners. And then lastly is yung absence ng rituals performed and taboos observed sa pagtatattoo. Okay, so nasulat ko kasi noon na sa panahon ni Wongwood, sinasabi siya na lang yung natitira, no? So yung argumento ko naman dyan sa aklat ay bakit tayo mag-uusap ng disappearing cultures, no? But rather we talk about appearing cultures kasi meron ng revival ng tattooing doon sa parte ng Kalinga. So, natutuwa ako na marami ng gustong magpa-tattoo, no? Kasi actually, lahat ng tao pwedeng mag-tattoo. Kanya lang kasi yung simbolismo ay magkakaiba na, no? So, everybody can actually tattoo, but of course, the sanctity of the tattoos are in that generation of Wongwood. But of course, collective yan, pwedeng i-share din sa mga bumibisita doon. Ako po, personally, nung pumunta nga po ako doon, nakita ko nga rin po, sinabi rin sa akin na yung epekto nga daw ng pagtatattoo sa mga turista ay nakatulong daw din talaga sa kanila. So, nakakatuwa rin na kahit na may good effect din siya. Pero of course, kailangan nga po, base nga din sabi niyo, kailangan ma-maintain pa rin talaga natin yung tradisyon nung meron po doon. Sa tattooing kasi, sa aking pag-aaral, na-combine ko rin yung interdisciplinary approaches or yung mga, of course, I invoke the approaches in the natural sciences.
Sa dami ng larangan ng siyensya at sa dami ng aplikasyon nito sa ating buhay, hindi ko akalain na sakop rin ito ang ating kultura at tradisyon. Sa pamamagitan ng social science, mas maiintindihan at mas mapapangalagaan natin ang natatanging kultura ng ating bansa. Ano po yung significant ng anthropology sa science po? Doon based nga po sa pagkatatuwa. Sa tattooing kasi, sa aking pag-aaral, na-combine ko rin yung interdisciplinary approaches or yung mga... Of course, I invoke the approaches in the natural sciences. Kasi sa tattoo, pag tinitignan mo yan, may science yung tanong na bakit permanent ang tattoo? Paano nagiging itim? O nag-iiba yung kulay? Kasi yung mga kulay ng tattoo, hindi lang talaga purong black, nagiging bluish black siya. Saan sila kukuha ng, halimbawa, ng ink na pang-tattoo? No? Paano naging permanent yun? No? So you have to tap that using the lemon thorn. No? So sa lemon thorn, may amoy din siya. No? So sa kanila, may belief sila na ang amoy daw ng citrus thorn ay nakaka-drive away ng bad spirits, no? Pero scientifically, mas yung paggamit ng organic materials, which much much safer to the skin, no? I also studied the sources for the traditional ink, no? So may botany part din doon, no? So paano mo ipoproduce yung greenish black na hinahalo sa gabi, for instance? May isang tattoo artist doon na hinahalo niya yung charcoal sa dried leaves ng gabi, no, to make it green. So maraming aspeto ng siyensya in the natural sciences na pwede mong i-apply doon. Okay, kasi ngayon, of course, people would go there just to get tattoos, no? But we encourage people to read about the culture deeply. Because that's where you can learn why this tattoo is like that, no? And learn what they know and what we know, no? So we can contextualize the tattoo meanings with our lives, no? Iba-iba man ang ating pananaw sa kultura at tradisyon, isa lang ang dapat natin tandaan. Ito ang respeto. Respeto para sa makalumang paniniwala at respeto para sa mga makabagong pag-aaral. Lahat ng ito ay posible gamit ang siyensya. Anthropology is, well, action, advocacy, and of course, the need to understand our differences, inequality, and of course, justice. That is para mag-provide ng valuable knowledge and insights to humanity in order for us to live a better life. Ako po bilang personally, of course bilang youth, hindi ko alam kung saan ko sisimulan and paano ko sisimulan yung pagpreserve ba ng gantong kultura. Ano po yung pwede nyo pong ibigay na advice sa akin, sa amin? Magbasa. Kung paano po? Magbasa, intindihin ang mga kultura, no? Show me your tattoos and I will tell you who you are. So that's the lesson that we can learn or to encourage the young, no, to study first what is tattoos, the traditional way and how this is produced and the significance of this in the original producers of this material culture on the body. No? So I encourage the young to read, to understand, and to immerse themselves first, no, before getting tattoos. And if you want to get tattoos, no, for the first time, please research about it, no, and ask the elders, ask permission if it's all right to put these tattoo markings on your skin because it's permanent. Gaya nga nasabi ng ating certified expert, bago subukan ang isang bagay, magbasa at pag-aralan. Dahil wala namang mawawala, di ba? Huwag tayong matakot na magtanong dahil dito mag-uumpisa ang kaalaman. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.